Ayan nga, habang sem break, pa-chill-chill lang ang mga Lipores namin dito sa bahay. Habang ako ito, ipagluluto na naman sila ng pananghalian. Ito nga't ginisang munggo na lang ang iluluto ko. Nauna ko na ngang isinalang itong munggo para mapakuluan at lumambot. Sabay, inutusan ko na rin ang mother ko na kumuha ng malunggay sa kapitbahay. Yun kasi ang ilalagay kong gulay. At aba, pag uwi, may dala pang labanos at bell pepper. Binigay ng katapat naming bahay. Inani na daw kasi nila ang mga tanim nilang gulay. At ayan, si mother, inuumpisahan ng himayin ang malunggay. Ito lang pala ang isasahog ko sa aking ginisang munggo. Kamatis, bawang, sibuyas at dalawang balot ng chicharon. At ayun nga, habang pinakukuluan ko ang munggo, ayun, bigla naman kaming nawala ng gaas. Buti na lang, save by the bell itong aming induction cooker. Makakapagluto pa rin habang hinihintay yung in-order kong gas. Nagpainit na pala ako ng kawali at nilagay ng mantika. Igigis ako muna itong bawang at sibuyas at sinunod ko na rin ang kamatis. Igasa lang maigi at durugin ang kamatis. Pagkatapos kong gisahin itong bawang, sibuyas at kamatis, ilalagay ko naman itong pinakuluan kong munggo. Bali, dalawang sandok lang ng munggo ang inilagay ko. Hinalo-halo ko muna ng kaunti bago ko ilipat sa kalderong pinagpakuluan ko ng munggo. Ganito rin ba kayo magluto ng ginisang munggo, mga mare? Pag-alagay ko sa kaldero ng aking ginisang bawang, sibuyas at kamatis, titimplahan ko na siya ng mga pangpalasa. Bali, naglagay ako ng pork cubes, paminta, at asin. Naglagay din pala ako ng seasoning powder. Pork sabor nga pala ang nilagay ko. Pork sabor, bikini man, char. Pagkalagay ko nga ng mga pangpalasa, pakukuluan ko lang ulit itong munggo. Habang pinakukuluan ko nga itong munggo, buti na lang nakikisama itong induction cooker ko. Bali, sira na kasi siya, mga mare, bigla-bigla na lang namamatay. At nagpapalipat-lipat ng timer. Ito nga't nakulo na, inilagay ko na rin itong malunggay. Habang nagluluto nga ako, bumubulong ako sa sarili ko. Sabi ko, wag sanang masira at magluko itong aking induction cooker. Kung hindi, walang kakainin ang mga Alipores namin. Char. Pagkatapos ko nga mailagay itong malunggay, isinunod ko naman itong chicharon. Mas maraming chicharon, mas masarap. Tsaka paborito din kasi ito ng anak ko, yung chicharon sa munggo. Pagkalagay ko nga nitong chicharon, bali pakukuluan ko pa siya ng kaunti. At ayan, tapos na ang aking ginisang munggo with malunggay at chicharon. Sunod naman na gagawin ay ipiprito na itong tilapia. Yung kapatid ko nga palang inutusan kong magprito niyang isda. Kasi takot talaga ako magprito, mga mare. Ayaw na ayaw ko talaga magpiprito ng kahit na ano. Paglutuin nyo na lang ako, huwag nyo lang akong pagpritohin. Ito nga, at yung kapatid ko ang inutusan kong magprito, tignan nyo naman ang nangyari, mga mare. Nagkalasug-lasug yung tilapia. Hindi talaga ma-perfect ng kapatid ko ang pagpiprito nitong tilapia. Pero okay lang, lamang tiyan din naman yan. Char. At ayan, kumain na rin kami. Ito namang anak ko, nagta-thumbs up pa. Akala mo naman kung ano yung kinakain niya. Masarap talagang kumain kapag sama-sama kayong pamilya. O siya, kain po tayo. Yun lang.